Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa global community ng pantay at may malasakit sa kalikasan. Sinabi ito ni Marcos sa kanyang mensahe sa 10th Asia Summit sa Singapore. Binigyang diin ng Pangulo na ang pamumuhunan sa bansa ay naaayon sa pandaigdigang hakbang upang labanan ang epekto ng climate change at makamit ang food security sa bansa. Kasabay nito, nanawagan ng Chief Executive Singaporean Business Community na mamuhunan sa renewable energy ng Pilipinas. Ibinida rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng 100% equity sa mga investors sa energy resources gaya ng solar, wind at hydropower. Samantala, hindi naman pinaligtas ng militanteng grupo ang pagbiyahe ni Marcos sa Singapore at ang pahayag nito na manonood siya ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Muling binanatan ni Opposition Senator Risa Ontiveros si Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol pa rin sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa video na inilabas ni Ontiveros sa social media ngayong araw, sinabi nitong hindi niya kailangan ng respeto ni Duterte at tanging accountability o pananagutan ang kailangan niya at ng mga Pilipino kung saan gagamitin ng confidential at intelligent funds ng OVP. Ito'y matapos sabihin ni VP Sara na wala siyang respeto kina Ontiveros at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos questionin ng mga ito ang pondo ng kanyang opisina. Hiling pa ni Ontiveros na sana'y respetuhin sana ng Vice Presidente ang paggasta ng pera ng taong bayan. Sinimulan na ang second batch ng recruitment process ng police applicants ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Personal na sinaksihan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. ang seremonya na ginanap sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Campendatun, Maguindanao del Norte. Ang pagpasok sa police force ng dating miyembro ng MILF at MNLF ay nakapaloob sa Republic Act 11054 o Organic Law for BARM kasunod ng paglagda sa peace agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Ang pagsalang na nasa 44 MNLF-MILF applicants sa physical agility test habang nasa 649 ang sumailalim sa psychological at psychiatric exam. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.